Bogbog daw ang inaabot ng mga empleyado ng niraid na Pogo sa tuwing hindi raw nila naaabot ang kota sa pang-scam. Ang isa sa mga biktima tumalon sa second floor para makatakas. Nasa frontline ng balita niyan si Marlene Alcaide. Pinaghahampas ng baseball bat, pinapalo ng batuta habang nakaharap sa pader, pinagsusuntok at tinatadyakan kahit wala ng laban. Yan daw ang sinapit ng mga foreigner na pwersang pinagtatrabaho sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay, Camarillan. Base yan sa reenactment na ginawa raw sa dalawang Chinese na na-rescue. Ito raw ang inaabot nila kapag raw hindi nila naaabot ang kota sa dami ng mabibiktima sa love scam. Every day has the different target, but most of the time they are required to get 10 plus clients per day. He said he's not sure about the rewards because it's actually what he will get is mostly about just his salary. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, hindi lang daw sa torture chamber nangyayari ang pambubugbog. Pag yung mga light offenses like hindi nakakasunod o hindi nila nakukuha yung kota nila, sa office na lang sinusuntok, sinasaktan, sinasampal at pinapalo ng stick. Isa pa sa matapang na humarap ay ang ika-ikang Chinese na ito na kasama pa ang misis niyang Pinay. Nabalian siya ng balakang matapos tumalon sa ikalawang palapag ng building habang tumatakas. Ito na raw ang ikalawang beses niyang tumakas sa Pogo. Siya rin ang nag-viral matapos tumalon sa isang coaster sa Quezon City noong nakaraang taon. Kwento niya, tumakas siya sa unang pinasukang Pogo noon sa Pampanga. Pero nabaliwala ito dahil inilipat lang din siya sa kakaraid lang na Pogo sa Pasay. Nakakita ng mga police doon, tapos dinala siya doon sa gala station. Tapos doon kami, na-detain kami doon ng 7 days man yata yun. Tapos sabi nila, kasama ka, na-detain kayo sa tapos sa 7 days na yon, may dumating na galing dito, binili kayo para balik dito. Yung po ba yung sinasabi niyo? Hindi ko alam kung taga dito ba yung nagtubos doon sa kanila eh. Chinese? O basta kahit tinubos daw sila doon. Sa ngayon, higit 400 Chinese pa nakadetain sa Pogo Hub habang inaayos ang kanilang mga dokumento bago ipadeport. Pero kanina, may naaktuhan pa kami sinubukang magpuslit ng mga kontrabando para sa mga banyaga. Kabilang ang alak na inilagay sa bote ng mineral water at sigarilyo na nasa loob ng cup noodles. Ayon naman sa PAOK, balak nilang habulin din ang mga incorporators ng kumpanya. Lumalabas ring matagal lang kanselado ang registration ng Pogo Hub, pero nagpalit lang daw ito ng pangalan kaya nakapag-operate ulit. Pagkor mismo nagsabi sa amin na cancel ng registration nito around August or September, parang September. Tapos lumalabas na lang tong bagong registration, October. Sinibak na rin ng hepe ng Pasay PNP na sa Police Colonel Froylen Uy at 26 pang pulis. Yan ay habang gumugulong pa ang investigasyon ng PNP sa sinalakay na Pogo Hub. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.